Out here minding my own business, dalawang heart emoji. Ito ang caption ni Julia Barreto sa larawang na i-post niya sa kanyang Instagram account na naglalakad pa atras na para bang sumasayaw na nakahawak sa damit sa harap ng maraming puno sa paligid. Fresh and unbothered, ito ang karamihang nabasa naming komento mula sa 9.7 milyong followers niya sa IG. Ang post ni Julia ay tila may kinalaman sa trending na si Kim Chu, na hindi sinasadyang nabanggit ang kanyang pangalan, habang ini-scroll ang mga larawan ni Gerald Anderson sa IG, na kinailangan niyang magustuhan bilang bahagi ng punishment, o parusa para sa aktres sa kanilang segment na, More Testing, sa, Showtime na. Pagbukas mo dito nandito si Julia Barreto, birong sabi ni Kim. Lang may sound effect na nagbasag at sabay sabi ni Bong Navarro ng live tayo, live. Ay, bawal ba? Hahaha. Sorry. Nag-peace sign ka agad si Kim sabay sabing, ay, si Bea Alonzo pala. Bakit ayaw pa nilang aminin? Bagay naman sila at pareho silang walang asawa. Uyum a fan of Julia. At sa mga ko-fan ko, honest question, boto ba talaga kayo kay Budoy? Sa true lang, Julia deserves better. Sinagot naman ang post ni Julia na, mind ang my own business. Julia Wade na, nagre-repost ka nga ng resort ni Gerald, mind ang your own business ba yun? Tama, siya rin nagpapainay ng issue. Akala mo naman napaka-private niya para sabihin yan. Sige, Julia, paniwalaan mo ang sarili mo. Kaya sobrang nege kasi you say one thing pero your actions don't match. Ayaw mo pakialaman kayo eh, di wag mag-post na mag-uugnay sa inyong dalawa. Kahit ang kilalang talent manager at host na si Lolet Solis ay nagbigay din ng kanyang opinion. Sure ako sald na iyon pagbubukang ni Kim Chiyo sa alam niyang relasyon nila Gerald Anderson at Julia Barreto, alam naman ng marami. Ewan ko kung ano ang dahilan para itago pa nila sa iba kung nagmamahalan sila samantalang wala naman silang sabit pareho. Pinakamahirap sa lahat iyon tagong relasyon lalo pa at mahal niyo ang isa't isa. So what kung naging controversial noon una? Tutal naman tapos na ang lahat. Siguro naman kung may nasaktan na ka-move on na rin, wala nang dapat itago. Iyon naman feelings nila ang importante, kung sila talaga ang nagmamahalan, why not? Mas lalo pang tanggap ng publiko na aminin nila, at open sila sa relasyon. Iyon pagmamahal dapat ipinagmamalaki, hindi ipinahihiya. Love conquers all.